Good afternoon, Grade 8. So, I am your teacher in TLE, Teacher Renzo. So, ako ang makasama nyo the whole year na dito sa TLE. So, ngayon, pag-uusapan natin ang basic kitchen tools and equipment. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Atin nang umpisahan ang discussion sa mga bagay-bagay na makikita natin sa kusina, no, sa mga kagamitan sa pagluluto. Okay? So, the basic kitchen tools and equipment. Ano bang meron dito? No? Isa-isahin natin. Ayan. So first, alamin natin muna bakit natin gagamitin to. Siyempre, magluluto tayo. Siyempre, alamin natin what is cooking. Cooking is an art or practice of preparing food. As a process, it involves using a variety of method and tools to prepare a set of ingredients that are digestible and have a flavor. While in the process, the flavor, texture, appearance, and chemical properties can be changed. So, ngayon naman, alamin na natin yung mga kagamitan natin sa pagluluto. Unang-una dyan, syempre, gagamitin natin yung frying pan na tinatawag natin. Or, it is a skillet. Is a flat-bottom pan used for frying, searing, and browning food. So, dito tayo nag-piprito. No? Dito tayo nag-piprito ng tuyo, ng isda, ng karne, and etc. Next one is the saucepan. Ito po ang saucepan. Alright? So, dito, pag sinabi nating saucepan, ito ay ginagamit sa pagluluto lamang ng sauce. Wala nang iba, kundi sauce lamang. Pero sa panahon natin, dahil tayo Pilipino, madiskarte, yung saucepan nagiging lagaan ng itlog. Tama? Lagaan ng karne. Okay? Ganyang kadiskarte ang Pinoy. Pero pag sinabi nating saucepan, kapag tayo ay nasa professional, no? Yan po ay pang sauce lamang. Okay, sunod, sautéy pan. So, ito ay ginagamit lamang sa pagsusutay ng bawang, sibuyas, at iba pang mga condiments. Alright? Sautéy pan. Pagkatapos mong isutay, ililipat mo siya sa another na lalagyan. Alright? Next one is the stock pot. Pag sinabi nating stock pot, dito natin isinasalin ang mga stock natin na gagamitin na pang sabaw. Meron tayong iba't ibang klaseng stock. Ito ay ang chicken stock. Ito ay pork stock, beef stock, and vegetable stock. Again, ang stock po ay ginagamit ito sa pangsabaw sa mga putaheng lulutuin natin. Okay, next, colander. Pag sinabi natin colander, sa madalit sabi, ito ay isang salaan na ginagamit natin para ma-separate ang liquid into solid. Ginagamit ito kalamitan pag nagluluto tayo ng mga pastas, no? Yan po ay ginagamit natin, ang colander. Next, cutting board. Pag sinabi natin cutting board, tadtaran, hiwaan, no? Ito po yung ginagamit natin. This is a durable board on which a material to be cut is placed. Next one is ladle. Yan po yung ladle, sandok, no? Sa may sabaw. Kaya yung may mga sandok na malalalim, okay? Yan po ang ladle. This is a type of serving spoon that is widely used for soup, chew, or other liquid foods. Next one, syempre, pag professional ka, kahit professional ka, nag-use ka pa rin ito. Dalawa na to, importante ito para hindi mapasobra yung lasa, hindi mapaalat o hindi mapatabang. Ito po ay ang measuring cup at ang measuring spoon. Alright? Pag ang measuring cup po, ang tinatawag natin, ito po yung sinusukat natin yung volume ng liquid or powder na ilalagay natin sa isang putahe. Next one is a measuring spoon. Ito po yung ginagamit natin for naglalagay tayo ng mga condiments like for example salt, sugar, measuring spoon po yung gagamitin natin. Next one is cutlery. Pag sinabi natin cutlery, yan po yung mga silverware or flatware katulad ng mga tinidor, no? Yung steak knife, no? Tapos spoon. Tapos, kutsarita. Sa Tagalog, yung pinakamalita spoon. Alright? So, grater. Kayuran. Or, pang-grate ng mga pagkain katulad ng cheese. No? Pag nag-spaghetti tayo, yung pang-toppings natin. Again, this is a kitchen utensils used to grate food into fine strip or crumbs. Next one is the wrist. Pag sinabi natin wrist, ito ang ginagamit natin. Kamay natin. No? May iba't iba tayong ma-shape ng wrist or itsura ng wrist. No? So, this is a cooking utensil used to blend ingredients smoothly. Next one is vegetable peeler. Sa madalit sabi, pang balat ng mga vegetable or fruits. Okay? Next one is can a bottle opener. No? Pang bukas ng dilata at ng mga bote.
Next one, potato masher. Pag sinabi natin potato masher, no? Eh, ito po yung pang smash natin o pang durog natin ng potato po, no? Next one, kitchen knives. Pag sinabi natin kitchen knives, may iba't ibang klase tayo. May chef knives or etc. Later on, sasabihin ko sa inyo yung iba't ibang kitchen knives, no? So, next one is garlic presser, pangdurog ng garlic. Ito ang ginagamit natin para mas maging malasa yung ating pagkain. Next one, basting brush. Pag sinabi natin basting brush, ito po yung paglalagay natin o pagbabasa natin, pagmo-moist natin doon sa isang sticky pan or yung ginagamit natin pang ihaw, ito ay ginagamit natin yung pangpahid, no? Next, panel, pang panlagay natin pag may sobrang mantika, no? Ito yung ginagamit natin para hindi matapon, basta-basta. Next one, ating agad-agad na i-ano natin, i-kilalanin yung mga different knives ng ginagamit natin sa kusina. Ito po yung chef knives. Next, meron po tayong paring knives, serrated knives, clever, and boning knives. No? Ito naman po yung makikita nating mga equipment sa loob ng ating kitchen. May table po tayo dyan, may mga refrigerator, may oven toaster, no? May mga iba't iba pang mga kagamitan. So, katulad po ng na-discuss natin, no? Ngayong week na ito, eh, naipaliwanag ko naman po sa inyo yung mga iba't ibang mga kitchen equipment. So, sagutan na ninyo yung aking pinapagawa. Gawin nyo na yung vlog na pinapagawa ni Teacher Renzo sa inyo. At ang pasa niyan ay sa Tuesday before the class begins. So again, I am Teacher Renzo. Nagsasabi sa inyo na gawin ang bagay ng madali sa tulong ng inyong magulang. Lalo na kapag gagamitin natin ang kitchen at ang mga kutsilyo sa ating kusina. Muli ako si Teacher Renzo, nagpapaalam sa inyo ngayong araw na ito. Bye!